Kidlat News Updates. Opo si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng mag-landfall sa Babuyan Islands ang Super Typhoon Egay Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Ito'y base sa pagtaya ng PAGASA matapos isailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 ang silangang bahagi ng Babuyan o Camiguin Island. Patuloy na kumikilos ang bagyo sa silangan, hilagang silangan ng Tuguegarao City, Cagayan o silangang bahagi ng Apari, Cagayan, taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong nasa 230 kilometers per hour. Bumilis naman ang galaw ng bagyo na kumikilos na ngayon ng 20 kilometers per hour. Nasa ilalim ng Signal No. 4 ang hilagang silangan ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi ng Babuyan Islands. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa northeastern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, eastern portion ng Ilocos Norte, northeastern portion ng Kalinga at ang Batanes. Nanatili naman sa Signal No. 2 at Signal No. 1 ang ibang bahagi ng Luzon. Umakyat na sa 5 ang bilang ng patay habang 2 ang sugatan, makaraang bumagsak ang ginagawang tulay sa Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Kinumpirma ng Davao City Police Office na binawian na rin ng buhay ang 3 na sugatan matapos madaganan ng bumigay ang ginagawang steel bridge sa sityo Kibakbak. Kinilala ang mga nasawi na sina Chris Napaw, Jimboy Liga, Elmer Saison, Jay Bangonan at Rolando Abing. Nagkakabit ng side panel sa tulay gamit ang boom truck nang mag-collapse ito at madaganan ang 7 trabahador. Halos 5 milyong pisong halaga ng marihuana ang nasamsam sa serya ng buy-bust operations sa Davao City. Sa operasyon ng pinagsanid na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, National Bureau of Investigation o NBI, PNP Drug Enforcement Group at Davao City Police Office, nakuha sa suspect na si Jenboy Remulta ang nasa 9 kilong pinatuyong dahon ng marihuana na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyong piso. Sunod na na-recover ng operatiba ang 9 kilong marihuana sa operasyon sa Old Airport Road, Barangay Sasa. 2 milyong pisong halaga ng marihuana ang nakuha naman sa isa pang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto sa 18 anyos na si Joniel Besonia ng Barangay Leon Garcia. Tumanggap ng tulong pinansyal ang 86 na dating miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Nasa kabuang 430,000 na cash assistance ang ipinagkaloob ng Ministry of Social Services and Development, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa isang seremonya sa headquarters, 6th Infantry Battalion sa Barangay Buwayan, Datu Piyang, Maguindanao del Sur, araw ng Lunes, July 24. Ang tulong ay bahagi ng Bangsamoro Critical Assistance to Indigents in Response to Emergency Situations o BCARES program bilang tulong sa pagbabalik sa normal na buhay ng mga dating miyembro ng armadong grupo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.